ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Unity walk ng ilang transport group na tutol sa suspensyon ng public transport modernization program, pinayagang makalusot sa Mendiola, hindi naman nagpatinag sa malakas na ulan. Sa MBC TV Sports, Pinoy gymnast Carlos Yulo, kauna-unahang double gold medalist ng Pilipinas sa Olympics. DZRH exclusive, tatay ni Carlos Yulo, proud sa anak matapos masungkit ang dalawang ginto sa Paris Olympics. Pilipinas at Germany, kasadong lumagda sa kasunduang pangseguridad. Sa MBC TV Correspondents, bangkay ng lalaki, natagpuan sa ilog sa Bayambang Pangasinan. Sa Showbiz Spotted, Mother Lily Monteverde, pumanaw na sa edad na 84. Makabuluhan, bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Pinayagang makalusot sa Mendiola ang Unity Walk ng ilang transport group na tutol sa suspensyon ng Public Transport Modernization Program. Sigaw ng mga grupong kalahok, malaking insulto sa kanila kung ibabasura lang ang kanilang mga isinugal para lang makiisa sa planong modernisasyon ng pamahalaan. Pakinggan natin ang balita ni Val Gonzalez. Maaga pa lamang ay nagtipon-tipon na ang mga transport group na ito nalalahok sa Unity Walk at kilos protesta sa bahaging ito ng Welcome Rotonda. Nagdulot ito ng mabigat na daloy ng trapiko sa bahagi ng rotonda dahil nakaparada na sa gilid ang dala nilang mga sasakyan. Target ng grupo ang pumunta ng lungsod ng Maynila at magtungo ng Mendiola. Ayon sa grupo, nais nilang iparating kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na wag payagan ang nais ng Senado na ibasurang pinaghirapan na balangkasin na Transport Modernization Program. Paglampas sa Welcome Rotonda ay agad namang hinarang ng mga operatiba ng Manila Police District ang grupo pagpasok ng Espanya sa Sampaloc. Pero matapos ang negosasyon ay pinayagan din ang grupo na magtuloy ng Mendiola. Una nang iginiit ng grupong Magnificent Seven na magsasagawa sila ng mga pagkilos para tutulan ang pinirmahang resolusyon ng Senado na naglalayong suspindihin ang Transport Modernization Program ng gobyerno. Sabi ng pinakamalaking samahan ng transportasyon, insultong malaki sa kanilang hanay, lalo na ang mahigit 81% ng buong transport sector na tumaya at sumuporta sa napakatagal na ang hangarin ng pamahalaan na i-modernize ang transport industry ng Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, tatlo kabilang ang isang senior citizen ang napaulat na sugatan mula sa sunog na sumiklab sa bodega ng isang gusali sa Makati City kaninang umaga. Ang buong detalye, alamin sa report ni Giselle Ricafort. Tatlong katao ang sugatan sa sunog na sumiklab sa Burgundy Tower sa Barangay Pio del Pilar, Makati City, sa kabila ng may kalakasang buhos ng ulan. Kinilala ng Bureau of Fire Protection ang mga sugatang sina Franklin Orerio, 39, at Irene Labios, 27, na parehong natrap sa 33 at 37 palapag ng building. Gayun din ang 61-anyos na si Gabriel Bustamante, na pawang nakaranas ng hirap sa paghinga at smoke inhalation. Nasa kluloha na ang tatlong katao at tinitingnan na ang kanilang kalagayan ng mga doktor. Natupok ang isang bodega sa 29 na palapag ng gusali pero inaalam pang sanhin ang sunog at kung magkano ang naabong mga ari-arian. Sumiklab ang sunog pasado alas 5 kaninang umaga at mabilis itinaas sa unang alarma bago ideklarang apulado kaninang 7:52 a.m. ng mga pamatay sunog. Para sa MBC TV Network News, Giselle Ricafort, una sa Pilipinas. Unas sa Pilipino.
Malaking balita naman sa Olympics. 24 oras lamang ang kinakailangan ng Filipino gymnast na si Carlos Yulo para mag-ukit ng kasaysayan ng Pilipinas. Matagumpay kasi nitong nakuha ang dalawang ginto para sa ginanap na Paris Olympics 2024. Dahil dyan, siya na ang kauna-unahang Pinoy athlete na may double gold medal sa Summer Games. Makibalita tayo kay Match Point Mili Borja. Dalawang beses narinig ang pambansang awit ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics nito lamang nagdaang weekend. Yan ay dahil hindi lamang isa, kundi dalawang ginto ang nasungkit ng Filipino gymnast na si Carlos Edriel Yulo sa Men's Athletic Gymnastics. Gumawa ng kasaysayan ang tinaguriang Golden Boy bilang kauna-unahang Pinoy na nakakuha ng double gold sa Summer Games at kauna-unahan din sa Pilipinas sa sport na gymnastics. Sensational ang naging bawat talon at ikot ni Yulo para makuha ang ginto sa finals ng men's floor exercise noong Sabado with 15 points at panibagong ginto rin sa finals ng men's vault with 15.116 score. Sa kanyang unang vault, nakapagtala agad ito ng mataas na score with 15.433 points. At sa kanyang second vault, nakakuha naman ito ng 14.800, sapat na para mapanatili ang pwesto sa top spot ng naturang event. Tinalo ni Yulo ang pito nitong katunggali, kabilang na dyan ang Tokyo Olympic bronze medalist na si Arthur Davchan ng Armenia. Dahil sa makasaysayang panalong ito, sinamahan ni Yulo ang kauna-unahang Tokyo Olympic gold medalist na si Heidi Lindias bilang mga natatanging atletang nakapag-uwi ng ginto sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Congratulations kay Carlos Yulo at sports hero at national treasure. Ganito kinilala ni House Speaker Martin Romualdez ang ating legendary gymnast at back-to-back gold clincher sa 2024 Paris Olympics na si Carlos Yulo. At kasabay nito ang pag-akyat ng gantimpalang igagawad ng kamera sa Olympian na nasa 6 million pesos mula sa original na 3 million pesos. Ang galing ano? Narito ang ulat ni Milky Rigunan. Tinawag ni House Speaker Martin Romualdez na sports hero at national treasure ang gymnast na si Carlos Yulo matapos masungkit ang dalawang medalyang ginto sa Artistic Gymnastics Floor Event at vault sa 2024 Paris Olympics. Ay kay Romualdez, ang panalo ni Yulo ay sumisimbolo sa husay at katatagan ng mga Pilipino na kayang mahipagsabayan sa magagaling na atleta mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa 3 milyong piso, umaabot na ngayon sa 6 na milyong piso ang ibibigay ng kamera kay Yulo bilang cash incentives matapos makuha ng dalawang medalyang ginto. Bukod pa dito ang dagdag na cash incentives mula sa fundraising campaign ng mga kongresista matapos pangunahan ng House Speaker. Pagdating ng bansa, gagawa rin ng kamera si Yulo ng Congressional Medal dahil sa karangalang ibinigay nito sa Pilipinas. Binati rin ni Romualdez ang Filipina boxer na si Ira Villegas, ang kanyang kababayan mula sa Tacloban na nakuha naman ng bronze medal matapos talunin si Wisipa Ladiri sa Women's 50 kilogram quarterfinals. Nag-pledge ang kamera ng 3 million pesos, 2 million pesos at 1 million pesos para naman sa gold, silver at bronze medalists sa 2024 Paris Olympics. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay pa ring balita, inihain naman sa Senado ang resolusyon ng pagkilala kay two-time Olympic gold medalist gymnast na si Carlos Yulo. Ayon sa mga senador, si Yulo ay hindi lang simbolo ng inspirasyon para sa mga kabataang Pilipino kundi patunay rin na hindi kailangang maging matangkad para maabot ang tagumpay. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Inihain ngayong umaga ni Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino ang Senate Resolution Number 1102 upang bigyang pagkilalang double gold medalist ng Paris Olympics na si Carlos Yulo. Ayon kay Tolentino, ang galing at determinasyon ni Yulo ay dapat lang magsilbing inspirasyon hindi lang sa mga kabataan kundi sa lahat ng mga Pilipino upang magpursigi at magtagumpay sa anumang larangan.
Si Yulo ay unang nakuhang gold medal sa men's floor exercise bago nakuhang isa pang gold sa men's vaults gymnastics. Ayon naman kay Senator Robin Padilla, pinatunayan ni Yulo na hindi kailangan maging matangkad o dayuhan para magbigay ng dangal sa Pilipinas. Siya ay sukat na sukat umano sa ating mga Pilipino. Sabi ni Padilla, sana'y magsilbi siyang inspirasyon sa ating mga kabataan upang ipursige ang kanilang talento. Huwag isipin na sila'y kulang sa tangkad at hindi kayang mag-training sa abroad dahil nakita na sa ginawa ni Yulo ay dito siya sa Pilipinas nag-training at nanalo ng hindi lang isa kundi dalawang ginto sa nagpapatuloy na Paris Olympics. Nagpabot din ang pagbati si Senator Lito Lapid sa kanyang tinawag na Golden Boy na si Caloy Yulo. Ayon kay Lapid, malaking karangalan ang nakuhang double gold ni Yulo sa Paris Olympics. Kaya saludo ang senador sa husay, sakripisyo at dedikasyon nito para sa Pilipinas. Sabi ng senador na mula sa isang patang nangahas sumali sa palarong pambansa hanggang sa isang premyadong world-class athlete na nagbigay sa atin ng ating ikatlong ginto sa Olympics sa loob ng isang siglong paglahok ng Pilipinas sa nasabing palakasan. Ang kwento umano ni Carlos Yulo ay patuloy ng kapangyari ng pagsisikap at pangarap. Isa siyang inspirasyon sa ating bansang uhaw sa kabayanihan. Sa ilalim ng Republic Act No. 10699, ang Olympic gold medalist ay tatanggap ng 10 milyong piso mula sa Philippine Sports Commission, 5 milyon sa silver at 2 milyon sa bronze medalist. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat nating abangan. Rollback sa produktong petrolyo ay patutupad sa Martes. Presensya ng Philippine National Police sa mga paaralan. Tiniyak sa patuloy pang pagbubukas ng mga klase. Sa MBC TV Sports, Nesty Petesio, Ira Villegas, siguradong may medalya na sa Olympics. At sa showbiz spotted, Mother Lily Monteverde pumanaw sa edad na 84. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Proud naman sa kanyang anak ang tatay ni double gold Olympic medalist na si Carlos Yulo matapos itong umukit ng back-to-back Olympic history para sa Pilipinas sa larangan ng gymnastics. Ang panayam sa ama ni Yulo tutukan sa exclusive report ni Nicole Lopez Puwayan. Proud at masayang-masaya ang ama at lolo ni Carlos Yulo sa pagkapanalo nito ng 2 gintong medalya sa Paris Olympics. Sa eksklusibong interview ng DZRH kay kagawad Mark Andrew Yulo ng Barangay 7-Eleven sa Leverisa, ikinwento nito na napuyat sila sa panonood sa kanilang anak. Ayon kay kagawad Dudes, kung siya'y tawagin sa kanilang lugar, napansin niya na wala ang kaba ng kanyang anak sa gitna ng performance nito. Ano po pakiramdam ng tatay? Nakakuha ng pangalawang gold na si Caloy. Masayang-masaya po kasi hindi namin expect na parang naging Asian game ang laro ni Caloy sa Olympic ngayon. Parang nawala yung kaba. Masaya po. Galing. Napuyat kayo kagabi? Opo, puyat. Ilang araw kami puyat. Kasi kada laban naman yan, talagang pinagpupuyatan at pinagdarasal. Para lang magabayan si Caloy. Nakausap din ng DZRH si Mang Rodrigo, ang lolo ni Caloy na nagkwentong kasakasama niya ang 7 taong gulang na Caloy nang madiskubre ang talento nito. Ayon kay Mang Rodrigo, nagsigawan sila pati ng kanilang mga kapitbahay nang malamang nakakuha pa ulit ng isa pang gold medal si Caloy sa nagpapatuloy na Olympics. Hinihintay na nila ngayon ang pag-uwi ni Caloy matapos ang laban nito sa Paris Olympics sa France. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Good news naman sa mga motorista. Kasado na magpatupad ng katiting na rollback ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes. Sa magkakahiwalay na abiso, 20 sentimo ang itatapyas sa kada litro ng diesel, habang 10 sentimo naman sa gasolina. May rollback din na 45 sentimo sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, bunsod ito ng huminang demand mula sa China at plano ng OPEC Plus o oil producing countries na magtaas ng supply sa pandaigdigang merkado. Samantala, naghahanda ng lumagda sa isang Security and Defense Agreement ang Pilipinas at Germany bago matapos ang taon. Ito'y kasunod ng pagbisita ni German Defense Minister Boris Pistorius kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Naritong ulat ni Ms. Let Narciso. Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Germany sa patuloy na suporta sa rules-based international law. Ginawa ito ng Pangulo sa pagbisita ngayong araw sa Malacanang ni German Defense Minister Boris Pistorius. We are grateful to Germany for continuing to support rules-based international law that we all are abiding by. Ibinalita naman ni Pistorius kay Pangulong Marcos ang intensyon ng Germany na bumuo ng kasunduang pangseguridad sa Pilipinas. Ayon sa German official, target nilang mapirmahan ang defense agreement bago matapos ang taon. Binigyang din ito ang kahalagahan na manatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon para lumago ang economic activities. We want to try to sign it until the end of the year. We said already draft a couple of weeks ago, so we cannot continue working on it. Dumating ang German Defense Chief sa Pilipinas nitong weekend at una nang nakipagpulong sa kanyang counterpart na si Defense Secretary Gilberto Chiodoro Jr. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ramdam pa rin ang police visibility sa paligid ng mga paaralan kasunod ng patuloy na pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan. Yan ay makaraang salantay ng habagat at bagyong Karina. Ito'y para tiyakin na magiging mapayapa at ligtas ang mga estudyante sa kanilang pagbabalik eskwela. Tutukan ng balita ni Edniel Parosa. Ramdam ang presensya ng mga pulis malapit sa mga paaralan sa gitna ng patuloy pang pagbabalik eskwela ngayong taon. Patunay riyan nang naabutan ng DZRH News ng mga parak na nakatao sa Malanday Elementary School at ng Ka-Elementary School sa Marikina na ngayong umaga pa lamang nagsimula sa school year. Matatandaang nabalam ng isang linggo ang pasukan sa lungsod matapos itong bahain at salantain ng bagyong Karina at hanging habagat. Ayon kay Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police, halos 3,600 police assistance desks ay nakakalat sa buong bansa para sa opening ng klase. Malibang dito, ilang eskwelahan pa umano ang nagre-request na pasukin sila mismo ng PNP para magsagawa ng security orientation sa mga mag-aaral. Paliwanag ni Fajardo, normal na serbisyo ng hanay ang ituro sa mga estudyante at security personnel gaya ng mga secu kung paano makaiiwas sa ilang insidente sa paaralan gaya ng pandurukot. Tiniyak naman ng opisyal na hanggang sa labas lamang ng learning institutions nakalagay ang kani-kanilang security desks kung hindi naman kakailanganin ng assistance ng mga pulis sa loob ng mga ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas. May dalawang low-pressure area na binabantayan ng PAGASA, isa sa loob at isa rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang LPA na nasa loob ng PAR ay huling namataan kaninang umaga sa layong 1,155 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon, habang ang isa naman ay kumikilos sa bandang silangan ng Luzon. Batay sa pinakahuling datos na nakalap ng Weather Bureau, wala pang direktang epekto sa bansa ang dalawang weather system at nananatiling mababa ang tsansa na lumakas sila bilang bagyo. Samantala, muling lumakas ang nagbabalik na habagat na siyang nagdadala ng maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng thunderstorms sa Occidental Mindoro, Bataan, Zambales, Palawan, Negros Islands, Western at Central Visayas.
Habang isolated rains at localized thunderstorms naman ang posibleng magpaulan sa nalalabing bahagi ng Pilipinas, kabilang na ang Kamaynilaan. Para sa ating 3-day weather forecast, bisitahin natin ang Western Visayas kung saan malaking bahagi nito ang makakaranas ng maulang panahon bukas, particular na sa Iloilo City. Kaya naman huwag pong kakalimutang magbaon ng payong bilang proteksyon sa ulan. Pero pagsapit ng Miyerkules at Huwebes, unti-unti nang gaganda ang lagay ng ating panahon. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon ngayong Lunes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang mga balita, isasalang na sa deliberasyon ang 6.45 trilyong pisong National Expenditure Program para sa 2025 ngayong araw, August 5. Unang sasalang sa Appropriations Panel na pinamumunuan ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang economic team ng Pangulo na bumubuo sa Development Budget Coordinating o Coordination Committee. Ito'y kinabibilangan ni na Budget Secretary Mina Pangandaman, Finance Secretary Ralph Recto, NEDA Director General Arsenio Balisacan at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. Susundan ito ng mga opisyal mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office at Philippine Gaming and Amusement Corporation bukas August 6 upang talakayin ang kanilang operasyon. Tiniyak naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na dadaan sa butas ng karayom ang panukalang budget para sa susunod na taon kaya't makabubuting maging handa ang mga kinatawan ng ahensyang haharap sa kanila. Nagluluksa ang Philippine entertainment industry sa pagpanaw ni Mother Lily Monteverde, ang veteran film producer at founder ng Regal Entertainment. Sumakabilang buhay 6 na araw matapos mamaalam ang kanyang mister. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Sa edad na 84, pumanaw ang tinuturing na isa sa mga haligi ng Philippine entertainment industry na si Lily Monteverde. Ang founder ng Regal Entertainment, sumakabilang buhay kahapon, August 4. Pasado alas 3 ng madaling araw, wala pang isang linggo mula noong namaalam ang kanyang 86 na taong gulang na mister na si Leonardo Remy Monteverde. Sa darating na August 19, ang sana'y 85th birthday ni Mother Lily, na producer ng ilan sa mga tumatak na pelikula sa mga Pilipino tulad ng Mano Po at Shake, Rattle and Roll. Bumuhos naman ang mga mensahe ng pagdadalamhati mula sa mga taga-industriya, gaya ni Diamond Star Maricel Soriano na labis ang pasalamat kay Mother Lily na itinuring na raw siyang anak. Naglabas din ang kanilang larawan magkasama ang aktor na si Albert Martinez. Gayun din si Bong Navarro na walang sawang pasalamat din kay Mother Lily para sa tiwala at mga proyektong ipinagkaloob nito sa kanya. Samantala, sa inilabas na pahayag ng pamilya Monteverde, nakatakdang ihatid sa kanyang huling hantungan si Mother Lily sa August 10 sa Heritage Park sa Taguig City. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Pangulong Bongbong Marcos pinuri ang double gold ni Carlos Yulo. Sa MBC TV correspondents, prok leader naman sa Bacolod, patay sa sunog. Sa TNVS, guro sa Bulacan, nanawagan ng donasyon ng buhok para sa Bataan oil spill. Sa MBC TV Sports, Nesty Petesio, Ira Villegas, siguradong may medalya na sa Olympics. At sa showbiz spotted, Kim Yung-soo ng Infinite, all set na para sa kanyang Manila fan meeting sa darating na Sabado. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa balitang Olympics pa rin, nagpahati din ang kanyang papuri si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang double gold stint ni Carlos Yulo sa floor exercise at sa men's vault finals ng Paris Olympics 2024. Ang pagbati ng Pangulo silipin sa ulat ni Rose Babiera. Muling nagpaabot ng kanyang pagbati si Pangulong Bongbong Marcos sa 2nd medalyang ginto na nasungkit ng Filipino gymnast na si Carlos Yulo sa 2024 Paris Olympics.
Sa kanyang congratulatory post sa kanyang social media, sinabi ng Pangulo na walang angkop na salitang makakapaglarawan kung gaano ka-proud ang buong bansa sa ngayon 2-time Olympic gold medalist na gymnast. Nakamit ni Yulo ang titulo nang dominahin nito ang floor exercise at vault category ng men's athletic gymnastics. Saludoan niya ang Pangulo sa karangalang nakamit ng binata at ipinabatid nitong ipinagmamalaki niya ang tagumpay na tinawag niya pang nagniningning. Nauna na rin bumati ang Pangulo kay Yulo nang masungkit nito ang kauna-unahang gold ng Pilipinas sa 2024 Paris Olympics, na aniya ay isa na namang tala sa kasaysayan. Tiwala raw si PBBM na hindi ito ang huli at isang araw lang ang lumipas ay agad nga itong nasundan ng isa na namang gold mula sa tinaguri ang golden boy na si Caloy. Nagpabatid rin ng papuri ang First Lady na si Liza Marcos na ibinidang nakatutok raw siya sa panonood real time. Sinabi pa nitong labis ang goosebumps na kanyang naramdaman nang tumugtog ang pambansang awit na lupang hinirang sa arena nang parangalan ang binata. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, natagpuan namang palutang-lutang ang bangkay ng isang lalaki sa ilog sa Bayambang, Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang bangkay ng lalaking natagpong palutang-lutang sa Agnew River sa barangay Tampog, Bayambang. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Romil Bagsik, nakita ng isang magsasakang bangkay bandang alas 11:30 ng tanghali. Habang ito'y sakay ng bangka patungo sa kabilang ibayo ng ilog, tinatayang may taas na 5'6 at may edad na 50 hanggang 60 anyos ang bloated ng katawan ng bangkay na may masangsang ng amoy. Kaya pansamantalang ipinalibing muna ito ng Municipal Health Officer sa Public Cemetery matapos itong makuhanan ng mga larawan. Nakikipag-ugnayan ang PNP at NDRRMO sa mga katabing bayan at lalawigan gaya sa Kamiling Tarlac na posibleng pinagmulan ng nalunod na bangkay. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Arister Date, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang purok president ng purok Kingfisher B, Barangay 16, lungsod ng Bacolod matapos nagkaroon ng pasa sa kanyang mukha at iba pang bahagi ng katawan nito matapos ang sunog na karang Agosto 1. Ang biktima kinilala na si Alejandri Tiad, 50 anyos, residente ng nasabing lugar. Ayon kay punong barangay Jake Ligaya ng barangay 16, si Tiad ang binawian ng buhay habang ginagamot sa Riverside Medical Center. Dagdag pa ni Ligaya, isa sa limang mga bahay ang nasunog. Ang bahay ng biktima na binalikan pa na ang ilang gamit sa loob ng nasusunog na bahay nito. Sa ngayong araw, dadalhin temporaryo ang labi ng biktima sa kanyang bahay na kung saan isang temporaryong bahay muna ang inilagay sa lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kote sa ikinasang drug by bus operation ang isang tulak ng droga at nakumpiskan ito na mahigit sa 375,000 pesos na halaga ng droga sa kabaan ng Santol Extension, Purok 3, Barangay New Cabalan, Olongapo City. Sa ulat ni Police Captain Alan De Los Reyes, OIC ng Police Station 4, Olongapo City Police Office, ang suspect na nasa kote ay si alias Tantan, residente ng Cabalan, Olongapo City. Nadakip ito matapos kagatid ang pain na nagpanggap na pusur buyer kasama ang isang confidential asset na pinagbentahan niya ito ng droga. Nakumpiska sa suspect na naaresto ang 14 na pakete na naglalaman ng shabu na tumitibang ito sa 55.6 gramo na nagkakalaga ang kabuuan nito sa 375,000 pesos, 360 pesos. Nakakulong na ito ngayon sa Station 4, PNP, Olongapo City at ngayong araw ng Lunes ay kakasuhan ito sa Prosecutor Office ng Paglabag sa Republic Act 9165. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37, Danny Cumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Wala ang kasong isinampa ang pamilya ng motocross rider champion sa Davao de Oro Police Provincial Office dahil walang reklamo dumating sa kanilang tanggapan matapos mamatay ang sikat na 13 anyos na motocross rider dahil sa isang aksidente na nangyari noong Miyerkules, Hulyo 31, 2024. Napagalaman na nag-usap na ang pamilya ng rider at ang organizer ng pamilya ng biktima. Kung matatandaan, kinilala ang biktima na si RJ Gonzaga o mas kilala sa tawag na King Cobra ng Digo City. Ayon sa report, habang naghahanda para sa nalapit na motocross competition sa bayan ng Compostela, Davao de Oro, nasagasaan ang biktima ng motosiklo sa isa pang rider matapos itong nahulog sa kanyang motor. Nadala pa sa ospital ang biktima, ngunit hindi na nailigtas pa na matay ito dahil sa lakas ng impact. Si RJ ay sikat dahil nakailang kampiyon ito sa mga motocross competition sa mga kalapit na lugar. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ikinatuwang sabihin ng DP North this summer na tatlong buwan ng zero, walang 888 complaints na natatanggap ang kanilang opisina na nakikita na indikasyon ng malaking pagbabago sa institusyon. Sinabi ni Schools Division Superintendent Dr. Gaudencio Alhibe, kung ihahalin tulad sa nagdaang mga school year, laging pinuputaktik ng 888 complaints ang kanilang opisina. Naniniwala naman ang official na nagiging epektibo na ang ipinatupad na reforma sa kanilang opisina na tinuturing naman itong malaking achievements. Gayunpaman, nagpahayag ang official na mananatiling bukas ang DepEd sa lalawigan ng Northern Samar sa anumang reklamo lalo pat ngayong nagsimula na ang klase. Mula sa MBC Network News, RH34, Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Viral ang post ng isang guro sa Bulacan na nanawagan sa publiko at mga lokal na barbershop na ipunin at i-donate ng mga ito ang mga buhok na pinagupitan para magamit na panghangon ng langis bunsod ng oil spill sa Bataan. Kita naman ang bayanihan sa comment section na binahan ng mga katanungan mula sa may-ari ng mga barberya kung paano nila mapapaabot ang tulong. Ano nga ba ang gamit ng buhok bilang tugon sa oil spill? Tunghayan sa report ni Rose Babiera. Isang instructor mula sa Bulacan ang nananawagan ngayon sa publiko gamit ang kanyang social media at nanghihimok sa mga may-ari ng barberya na i-donate ng mga ito ang mga naipong buhok sa kanilang mga salon o shops. Ayon kay Jeffrey Lobos, maaaring magamit ang mga buhok na ito bilang panghango ng langis nang maibsan ang lumalalang epekto at perwisyong dala ng oil spill sa Bataan. Sumangguni si Jeffrey sa isang human invention na nagpapatunay na ang human hair ay nag-aabsorb ng langis at maaaring gamitin na panghigop o panghango ng mga ito. May kakayanan niya itong i-repel ang tubig at i-absorb ang mga contaminants gaya na lamang ng langis. Isa itong epektibong teknik na ginagamit sa paglilinis o clean up ng mga oil spill sa ibang bansa. Ang tuklas na ito ay mula sa isang nagngangalang Phil McCroy na pinagtibay ng National Aeronautics and Space Administration o NASA noong 1998. Marami ang nagpahayag ng interes na maghatid ng tulong nang mabasa ang post ng guro. Kaya naman nag-organisa na rin si Jeffrey ng mga drop-off centers kung saan pwedeng mag-iwan ng mga naipong buhok ang mga individual o may-ari ng barberya. Mayroon nito sa ilang bayan sa Pampanga at Bulacan. Marami na rin ang nag-volunteer mula sa iba't ibang bayan na nanguna sa pangongolekta nito at saka ihahatid sa tanggapan ng guro at sa kanilang mga local government units. Sa kasalukuyan, ang Bataan at 8 munisipalidad sa Cavite ay sumailalim na sa state of calamity bunsod ng lumalawak na epekto ng oil spill nang lumubog ang MT Terra Nova sa Bataan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Olympics update pa rin po tayo dahil patuloy ang laban ng dalawa nating Pinay boxers na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Yan ay sa 2024 Paris Olympics. Pasok na ang dalawa sa semifinals at may siguradong ginto na rin sa kanya-kanya nilang division. Ang mga detalye tinutukan ni Matchpoint Mili Borja. Sigurado na ang medalya sa Paris Olympics para sa dalawa pang Pinay boxers na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. Yan ay matapos nilang maselyuhan ng spot sa kanya-kanyang weight divisions.
Tinalo ni Pitesyo ang kalaban mula China na si Xu Zichun via unanimous decision sa 57 kg weight division. Sunod nitong makakatapat ang pambato ng Poland na si Julia Zeremeta. Samantala, wagiri ng isa pang boksingerang si Ira Villegas. Matapos naman itong talunin ang kalabang si Wasila Lakhadiri mula France via split decision sa quarterfinals ng women's 50 kg. Magbabalik aksyon sa ring si Villegas sa Miyerkules, August 7, habang sasabak naman si Pitesyo sa sunod na araw, Webes, August 8. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng K-pop, all set na para sa kanyang Manila fan meeting ang South Korean actor at Infinite member na si Kim Yong-soo. Ang Pinoy fans nagpahayag naman ng excitement para sa pagbabalik Pinas ng kanilang idol sa Sabado. Yan ang tinutukan ng ating showbiz angel. Bye-bye, Philippine! Ako si Kim Yong-soo. Fellow in spirits! Sa Sabado na ang reboot fan meeting ng South Korean singer-actor na si Kim Yong-soo na gaganapin sa New Frontier Theater. Very excited naman ang maraming fans sa pagbabalik Pinas ni Yong-soo, also known as L ng K-pop boy group Infinite, na nakahanda na raw ang ipamimigay ng freebies sa araw ng event. Promise naman ng K-pop store na marami itong inihandang sorpresa para sa mga tagahanga. Taong 2010 ang mag-debut si Yong-soo bilang miyembro ng Infinite na nagpasikat ng mga kantang Be Mine, The Chaser at BTD of Before the Dawn. Pero maliban sa kanyang husay sa pag-awit, pinatunayan din ito ang kanyang galing sa pag-arte ng mapanood sa ilang K-dramas gaya ng Miss Hammurabi, Royal Secret Agent at ngayon, So Dare to Love Me. Kung 8월 10일에 만나요. 안녕! Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating pagbati pa rin, partner, sa nakamit na tagumpay ng ating kababayan. First time na mag-double gold sa Olympics. Yes, of course. At syempre, sana maging inspirasyon nito ano, sa mga kabataan na kung if you put your mind into it, ayan, at syempre, gymnastics ay isang paraan din. Ano, napakaraming pwedeng sports ayan, na pwedeng pasukin. Pero ayan nga, at kailangan na kailangan din naman ng dedikasyon at of course kailangan din naman ng commitment na nakita naman natin kay Carlos Yulo. So sa mga kabataan dyan, ano, gawin siyang ehemplo at gawin siyang example. Ang dami nga ang mga nag-congratulate sa kanya partner. Totoo. At may mga private companies na in-upgrade. In-upgrade na yung at yung upgraded na yung MSK. Hindi lang basta upgrade yan. Yes. Oo. So ito nga, i-share lang natin siguro ano, dahil na tayo'y natutuwa, 35 million pesos worth ang total reward na ng Mega World na kumpanya kay Carlos Yulo. At this involves 32 million pesos na fully furnished designed condo with parking, appliances, furniture and fixtures. Wow! And meron pa 3 million na cash bonus. Mula yan sa dati. Kung di ako nagkakamali, 24 million. Yeah, oo. 24 million yung yung halaga ng condo. Yes. Na ibibigay kay Carlos. At syempre may pa-bonus tayo sa birthday boy! Huh? Happy birthday to you! Ayan! Galing sa M&M team! Mag-wish ka muna, partner. Ano bang wish mo? Ayan, secret daw. Yehey! Thank you, guys! Thank you sa ating team. Share mo yung cake, ha? Mukhang masarap, eh. Ang cute niyan. thank you sa ating EP, sa ating mga kasama. Yes. Thank you. Ayun. O, diba? Nag-effort sila para sa'yo. Ang cute nung cake. Oo nga, ang cute. Grabe. It's so cute. Maraming alright, salamat. Happy birthday, you Maraming well. Maraming salamat, partner. Syempre sa ating team sa MNN, MBC TV, Network News, DZRH TV. Mm-hmm. Ayan. O sige, tayo'y magpaalam na, Yuel. At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balita makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ng Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV, Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.